Are you headed for a reversal? Tayo ba'y patungo doon sa kakalusin, itatama, bibigyan ng balanse? Ano po ba yung mga extremes that people can head for? Ano yung mga extremes ng buhay, yung mga labis at mga kalabisan? At ito po sa ating pag-aaral, nais natin manalamin, tingnan ang ating sarili dahil baka tayo ito. Kasi kung hindi naman kayo tatamaan kahit konti, sayang oras nyo. Kailangan na umuwi tayong duguan at sugatan para tayo naman ay mapagaling ng Panginoon. What are the extremes that people can head for? One of that, of course, is pride. People, actually, different people have different degrees of pride. Pero meron talaga lumalabis. Sabi sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Kaya bago daw dumating ang pagwawasak, bago dumating ang pagbagsak, yun muna ang pagmamataas, pagmamalaki, at pride. It is one extreme that people can go and head for. Hindi naman kailangan napakaganda o napakatalino o napakayaman para maging proud. Kumisa nga yung walang kakarakarapatan, yung paang maraming pride eh. But then, pride that is extreme would be reversed. Because God is a God of balance. Kumusta po ang ating pride? Ano pa yung mga areas of life na maaari tayong lumabis? Worldly appetites. Pwedeng-pwede tayong lumabis dyan. Kay mayaman, kay mahirap, pwedeng lumabis sa sobrang layaw at pagsunod sa layaw ng katawan. Kaya nga po yung mga taong nagkakaroon ng absolute power, sabi nila, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Kasi pag ang isang tao, isang pamilya, ang isang grupo, ang isang political clan, isang dynasty, merong absolute power, sino ang magche-check sa kanila? Nawawalan. Kaya pag nakikita po natin ang kasaysayan, if we're going to look at history, makikita natin yung the worst excesses usually happen to people who have the most resources. Kaya kumisan, poverty can be a blessing. Because it is a great curse and it's a terrible event when we can afford our worldliness. Kaya mabuti pa yung iba, hindi na-afford. Napipilitan tuloy maging banal kasi walang choice. Napipilitan na maging simple dahil wala namang ibang pwedeng magawa. Napipilitan na isa na lang asawa dahil wala na ibang pumatol. Eh, pero kung marami kayong pera, lalong dumadami yung pumapatol. Kaya minsan nagiging, hindi naman lagi, pero nagiging problema rin yan. Ang inyong lingkod, kagagaling lamang sa isang paglalakbay sa China at nakita po natin yung mga worst excesses of the empires or the dynasties that ruled China. For instance, the Forbidden City, which was only the official residence of the emperor and his empress and his concubines, has 9,999.5 rooms. Hindi ginawang 10,000 kasi sa kalahin 10,000 ending na. Ayaw nila nang may end. So 9,999.5 rooms. The emperor usually would have an empress but would have 1,000 concubines. 1,000 concubines. At out of the 1,000, merong mga 40 that are called favorite imperial concubines. Each of those concubines would have anywhere from 4 to 40 maids. Each of them. And they had thousands of eunuchs, mga lalaking kinakapon para maglingkod doon. At walang lalaking pumapasok sa Forbidden City kundi ang emperor. All for the appetite of an emperor. At nakita niyo po lahat ng kasaysayan ng mga pagpapalit ng dynasty sa China are all peasant unrest, revolution ng mga tao, kasi lumalabis yung mga rulers. The emperor would have at least 112 courses every meal, 3 times a day. 112. Hindi niya kailangan ng mesa sapagkat yung mga may dala ng mga pagkain, dala yung tray, dumadaan lang sa harap niya, pupulot lang siya ng isa, next. Kaya ang daming unrest. Because they had absolute power. And when you have absolute power, it becomes dangerous when there's no power of God over you. Dahil ang mangyayari, ang Diyos natin, yung ating mga appetites. E alam niya naman ang appetite ng tao, walang wakas, walang hangganan. Kaya kumisang nga, sinasabi natin, it is a curse when people are able to afford their appetites. Especially ungodly appetites. So, this happens. Ano po yung mga worldly appetites? Of course, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life.
Halos lahat ng mga empires that ruled the world, makikita nyo po, nag-decline because of the lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Even the decline of the Holy Roman Empire, or the decline of the Spanish Empire, the Portuguese Empire, the British Empire, all these empires, dahil sobrang lust of the eyes. Pati panahon pa ni Nebuchadnezzar, nagpanaginip na nga sa kanya ang Diyos, ipinakita na may wakas sa kanyang kingdom, yung head ng rebulto, gold, representing his empire. Pero pagkatapos nun, merong kasunod na empire. Anong ginawa niya to defy it? Gumawa na isang rebultong solid gold and commanded all people to worship it. Ibig niya sabihin, tinanggal niya yung silver, tinanggal niya yung mga ibang parts. Sabi niya, ako yan forever. Pero hindi naganap yun. Siya ay bumagsak din. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Yung mga political dictators, yung mga monarchs with absolute power, nagsiself-destruct. Pati ang mga sobrang nakakapera, ang mga yumayaman. Napakahirap i-maintain yung mayaman ka tapos masaya ka pa. Although mahirap din namang mahirap ka na, mahirap din namang sumaya ng mahirap. Pero mahirap nga pag may pera ka, na-afford mo lahat ang gusto mo. Liban na lang na tayo nakasuko sa kalooban ng Diyos. Then nadidirect na yung ating affairs. Mahirap. So 1 John 2, 16-17, sabi dyan, for everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. So ito po ang mga extremes that we can head for. Pride, worldly appetites, and then religious and political fanaticism. Pwede rin maging extreme ng buhay natin yan. Ibang sobra tayong religiously fanatical. Ang sinabi ng leader, yun na. Kahit pinapainom ka na ng lason, yun pa rin. Kahit na nagtuturo na ng mali at masama, yun na rin ang katuruan. Dahil napakarami po na religious fanaticism all over the world. Kaya may mga religious wars. Sasabihin ng mga religious leaders, oh, we'll go to war in the name of God. How can we go to war in the name of God? How can you kill people in the name of God? And yet, ang dami-dami mga religious wars. Nababalitaan nyo yung mga sekta na nagiinuman ng lason, nagpapakamatay, dahil sabi ng leader nila. Kahit tayo may mga leaders, tao yan. Kailangan, binavalidate din natin sa Bible ang sinasabi nila. At sumusunod tayo ng walang alinlangan habang ang ipinapagawa sa atin nakalagay dun, malinaw sa Biblia. O at least, hindi sumasalungat sa katuroan ng Biblia. Pero pag ang ating mga leaders sumasalungat na sa katuroan ng Biblia, dapat nang itigil ang pagsunod natin sa kanila. Dahil sumusunod lang tayo sa kanila, dahil sumusunod sila sa Diyos. Eh kung hindi na sila sumusunod sa Diyos, bakit naman tayo susunod? Lalong-lalo kung kay Satanas na siya sumusunod, alam nga namang sumama pa kayo sa impyerno. Pero napakahalaga yan. Marami pong tao religiously fanatical. Kaya even among the churches of the Lord, yung mga local churches, nagkakaroon ng division. Kasi fanatical ang mga tao. Ah, kami lang yung amin lang congregation ang tama, lahat mali. Kami lang ang pinakapinagpala ng Diyos, kayo mali. Para yatang kalabisan naman na isipin na napakyaw nyo ang lahat ng katotohanan at wala nang natira doon sa iba. At kalabisan naman na isipin ang isang human leader or isang institution led by human beings can be faultless, can be inerrant, cannot be capable of committing a mistake. Kaya isa pong religious fanaticism to consider one person, one religious leader, na pag sinabi niya, yun na ang kalooban ng langit. Yun na ang kalooban ng Diyos, sundin. Kailangan, if kinukumpara natin sa salita ng Diyos, diyan napakaraming tao pong naligaw nung nagbigay na ng walang alinlangan at ganap na pagtitiwala sa kapwa-tao lamang. Hindi masamang magtiwala at hindi masama na sumunod, pero dapat chine-check every now and then. You know, the Bereans, whenever Paul would speak to them, they'd go back to Scripture and look for his verses. Sasabihin nila, biblical ba ang sinasabi ni Paul? Kahit pa kasi si San Pablo, baka hindi na biblical yan. I-check natin. At walang leader na totoong godly ang magagalit kung chine-check siya against God's Word. Kasi hindi ka naman dapat ma-offend. Dahil baka nga nagkakamali tayo. Alam niyo naman kung minsan, meron naman na hindi balak magkamali, pero nagkakamali. Kaya religious fanaticism is an extreme. Also, political fanaticism. Na yung mga political idols natin, political leaders na gusto natin, can never be wrong.
na lagi na lang sila tama at ang lahat ng kalaban nila ay mali. Hindi po yan trait ng matatalinong tao. Ang matatalinong tao, lagi sila nag-check. At kung 99% na tama ka na sa ikaw 100, i-check pa rin kita dahil baka dun sa ikaw 100, ipasok ang mali. Dahil baka tayo nililibang, inaaliw, pagkatapos at tayo lubos na magtiwala at mawala na ng pagbabantay, when we lose our guard, that's when errors may be introduced. Kaya napakahalaga po, huwag tayong religiously and politically fanatical. Ano pa ang mga extremes? Attitudes, disposition, habits, behavior can become extremes. Yung mga word na always, I always, kung yung pinagsasasabihan, mahirap yung panindigan. At saka yung I never, mahirap din yung panindigan. Kaya sabi nila, never say never. You'll never know when you have to like break it. Yung extreme, yung hindi ko ginagawa yan, hindi ko kinakain yan, hinding-hindi kita para tawarin, mga hinding-hinding mangyayari sa akin yan, huwag yung sinasabi yun. Hindi natin alam. We should not be presumptuous. At saka kung minsan nagiging amo natin yun eh, kasi nasabi na natin, pinapatunayan tuloy natin lagi, kahit mahirap na. Kaya, mahirap yun. Yung lagi yung gustong first, mahirap yun. That's an extremism. People that always like to be first. Kaya sometimes I caution parents na laging pinupwersa yung anak nila na maging first honor. Pwede ba namang lahat first honor? Siyempre may first, may second, may third, at yung iba tama ng and others. Ngayon sa buhay natin, paminsan-minsan, nararanasan mo maging first. Kumisan, hindi ka first, second, third. Dapat marunong ka na rin matuwa. Hindi laging first. Kasi yung iba, na-o-oppress na eh. Extremism yan. Dapat lagi kang first. Bakit dapat lagi? Bakit? Pride na naman. Pride of life. So napakahalaga yun. Meron man lagi silang last. Masama rin. Extreme eh. Pinag-uusapan po natin dito mga kapatid, extremes. Ang mga extremes, hindi yan mabuti. Yung lagi ka nalang nasa extreme. People who are extremely industrious. Merong taong sobrang sipag. Diyos na niya talaga yung kasipagan. Yung nakahiga na, may makisilip ang kaprasong alikabok doon sa malayo, babangon pa uli, magwawalis pa. Hello? Parang, sobra naman. Meron naman, overly lazy. Masama rin. Extreme. Ang hirap kasama sa tao yung sobrang masipag. Di ba kayo rin ayaw niyo kasama yung sobrang matalino? Kasi ang hirap naman kasama to. Ang hirap trabaho kasama ko lagi matalino. Mahirap din naman, masyadong bubing ang kasama niyo. Yung extreme. Kaya dapat hindi tayo nagigigigig mga extreme eh. Yung kasama niyo sobrang ganda, ayaw niyo rin noon. Kasi wala nang makapansin sa inyo. Ayaw mo rin naman ng sobrang opposite. Dahil hindi ka ma-inspire. In other words, these are extremes. Yung taong sobrang conservative, ang hirap kasama. Napapasuot ka naman sa gulo pag ang lagi mong kasama, sobrang liberal. Extremes. Ang mga anak ng Diyos, dapat marunong tumimpla. Paminsan-minsan siguro natatapong kayo sa extreme, pero hindi lagi. Yung umaalis din kayo doon, hindi kayo nananatiling nasa extreme. Kasi hindi dapat ganon. Ano po ang mga signs na tayo pala nasa extremities? Nandun na sa kaduluduluhan. Kumbaga sa pendulum, dulo na, di babalik na. Di po ba? Basta nasa dulo, bumabalik. Hindi pwedeng, hindi. Ito mga signs, para natin malaman, teka ako ba, extremist? One is a one-track mind. Yung iniisip ko lang ang tama, yung iba, mali lahat. Extreme yun. Kung ganun tayo mag-isip, kasama kayo sa pinag-uusapan ngayon. Yung ako lang ang tama, o ito lang ang tama, wala nang iba pa. Wala nang variation, ito lang yung truth. Another extremist thinking is oversimplification of ideas. That the whole world is just black or white, wala nang gitna. Just right or wrong. Well, up to a point, it is true. Pero maraming shades ang rightness and wrongness. Merong mga tao na oversimplified nila lahat ng events na ang tao sa tingin nila either bida or kontrabida. You know, the bida or kontrabida culture ng ating mga pelikula is an oversimplification of reality. Dahil sa totoong buhay, walang taong lubos na masama. At wala rin taong lubos na mabuti. Pero sa pelikula, yung mabuti talaga kay buti-buti. At yung masama ay kay sama-sama, wala ni isang patak ng kabutihan sa kanya. At yun namang mabuti, walang isang patak ng kamalian. Hindi yung totoo, walang ganong tao.
At yan po ang isang nakakadamage ng brain natin, yung sobrang panonood ng mga pelikula that are overly simplistic. Na ang mundo is only black or white, bida or kontrabida. Hindi ganun ang totoo. Inside everybody, there is some bad and there is some good. Meron po akong isang kakilala na artist, isa sa mga ginagalang na mga visual artist sa ating bayan. At dati, medyo kaliwa yung thinking niya, leftist. So pag nagdo-drawing siya, nagpe-paint siya halimbawa ng mga military, ng mga mayayaman, ang sasama. At lahat naman ng mga magsasaka, mahihirap, ang bubuti. Lagi ganun, kasi class struggle. Sa kanya, ang kabutihan at kasamaan is a class issue. Upper class ka, therefore bad. Working class ka, therefore good. Napaka-overly simplistic thinking. Tapos sabi niya po sa isang public forum na iba daw yung pananaw niya na yun dahil nagkaroon siya ng spiritual experience. Sabi ko, ano kaya yung spiritual experience na yun? Kasi estudyante ako noon sa UP. Speaker siya, mayroong forum, marami doon mga renowned artist. So para malaman ko kung ano yung sinasabi niya na spiritual experience, kasi ang kutob ko na born again siya, di lang niya masabi direct kasi UP yun eh. Parang hindi uso yung word na born again. Sabi niya, nagkaroon ako ng spiritual experience, which was a very diplomatic way of saying many things. Para malaman ko, ginawa ko siyang project. Kasi meron kami mga projects ako, a-analyzing ko ang mga painting niya. Therefore, I had to have an interview. So through that, nalaman ko na born again nga pala. Naging Kristiyano. Tapos iba na yung painting niya. Yung mga painting niya ngayon, may mga mababait na military, may mga masasama rin na peasant, may mga masasamang mahihirap, di ba? At meron ding mga mabubuti. Kasi sabi niya, you know what I realized? That righteousness, rightness, or wrongness is a personal issue. It's not a class issue. Personal. May mahirap na mabuti at may mahirap na masama. May mayaman na mabuti at may mayaman na masama. Nag-evolve siya. Hindi na siya ngayon extremist. That's what the Holy Spirit has done in him. Kaya ito po yung mga signs of extreme thinking. One-track mind, oversimplification. And number two, insensitivity to or in consideration of others. Pag ang tao, one-track mind, pag ang tao, extremist ang pag-iisip, hindi siya sensitive sa iba. Damdamin lang niya, iniisip lang niya, gusto lang niya ang mahalaga. Extreme yun, extreme selfishness. Meron ng people who are extremely selfless. Ginagawa mo ng trapo, sinusunog mo na, nakangiti pa, hindi rin naman yata dapat. Dahil tinuruan tayo ng Diyos na mahalin ang lahat at sa lahat kasali ang ating sarili. Alam nga naman, puwera tayo dun sa lahat. Kaya mahalaga po yan. When we're insensitive to others, na pag may gusto tayong makamit, kahit sinong masagasaan, matamaan, masaktan, di bale, extremist tayo na. Hindi natin kinoconsider. Ano ba po? Ang isang sign of extreme thinking, yung oppression of self and oppression of others. Yung oppressive na tayo, kawawa naman ang makasama natin, pati ang ating sarili, kawawa. Yung taong sobrang linis, halimbawa, ang hirap kasama niyan. Kaya nga sabi, a house must be clean enough to be healthy and dirty enough to be happy. Kasi kung sobra ka namang obsessed sa kalinisan, wala nang masaya dyan. Yung ang lahat, oh, marumi, ganyan, hindi ka na makapasok, hindi ka na, hindi naman itong magawa, hindi mo na magustot yung kortina, hindi mo na magustot yung sapin ng higaan, yung mga ayos-ayos na mga tuwalya, magulo lang ng konti, eh, nagkakagulo. Ang hirap namang kasama niyan. Extreme kasi, di po ba? Yun naman siyempre yung sobrang bulagsak, tinutubuan na ng kabuti yung kama nyo. Mahirap din yun. Nakasama. Extreme. Nakaka-oppress. Baka tayo nakaka-oppress kasama. Yung mga perfectionists, yan, nakaka-oppress kasama. Kaya chine-check natin ating sarili. Dahil yung mga taong extremist, ang kanilang styles, they oppress others and they also oppress themselves. Yung sobrang matipid. Yung sobrang matipid, napakahirap kasama niyan. Pero syempre, yung sobrang bulagsak, lalo ding mahirap kasama. Kaya pag tinignan natin talaga ang mga anak ng Diyos, dapat nasa may gitna lang. Hindi tayo nasa extreme. Pagka-oppressive, it is not of God. Why? Because Jesus is truth and the truth sets free. Kailangan may freedom. Not freedom to do wrong, but a freedom. A sense of kalayaan. Alam mo na, malaya ang kalooban ko, maluwag ang dibdib.
Mahalaga yung ganun. Kasi pag hindi maluwag sa loob, baka yan oppressive. At pag oppressive, extremist. What else will be signs of extremism? Destructive realization of ideals and goals. Matupad lang ang gusto, kahit anong masira, kahit sinong masira, itutuloy. That is extremism. How can we avoid a painful reversal? Paano natin maiiwasang kalusin? Paano natin maiiwasang maitama? Kaya sabi nga eh, ang Lord daw, the Lord is my shepherd. Tapos, thy rod and thy staff, they comfort me. You know, the word comfort there is a very politically diplomatic word. Kasi, nakaliko yung tungkod ng shepherd. Kasi pagka yung tupa ay lumalayas doon sa linya, umaalis sa tama, hinihila yung leg noon at ibinabalik ng sapilitan. Nasasaktan siyempre yung tupa, pero naitatama. Ang sabi ni David, thy rod and thy staff, they comfort me. Ang ibig niya sabihin sa comfort, they correct me. They put me in the right, whether it is painful or not. Paano po natin maiiwasan yun? Sa Ecclesiastes 7, verses 15 to 18, alam niya naman yung sumulat niya, si Solomon, napakatalino. Napakarami niyang realizations about life. Sabi niya dito sa Ecclesiastes 7, 15 to 18, in this meaningless life of mine, I have seen both of this. A righteous man perishing in his righteousness and a wicked man living long in his wickedness. Do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Do not be over-wicked, and do not be a fool. Why die before your time? It is good to grasp the one and not let go of the other. The man who fears God will avoid all extremes. That was the heart of it. Kanya, ang taong may takot sa Diyos, iiwas sa mga sobra, sa mga labis. A man who fears God will avoid all extremes. Sa Pilipinas, bakit ba nagwakas ang Spanish rule? Umabuso, sumobra, nagrevolusyon ang bayan. Di po ba? Ang mga dictators, bakit napapaalis sa isang gobyerno, sa isang bayan? Kasi sumasobra. Lumalabis na sa kayang tiisin ng tao. Ang mga anak na sumasobra, bakit pa mayroong anak na napapalayas? Sumasobra. Mayroong mga asawang hinihiwalayan dahil sumasobra. Kaya pag napuno ang salop, kinakalos. Kaya sabi ni Solomon, the man who fears God will avoid all extremes. Avoid and correct extremes. How can we do this? First, check your position. I-check natin ang ating sarili. Ako ba ay labis? Sobra ba ako magdisiplina sa anak? Sobra ba ako magparaya? Sobra ba ako mag-expect sa asawa ko? Sobra ba ako magpahirap sa mga kasama ko? Sobra-sobra ba ang inihingi ko at inaasahan? Sobra ba akong maluwag? Sobra ba akong pabaya? Sobra ba akong maingat? Dapat tayo mag-check. At siguro, tulad ng sinasabi ko, wala namang taong total this and total that. Siguro, may mga areas of our lives na tayo okay lang, pero may mga areas na sobra. At may mga areas na kulang. Sobra ba akong mag-alaga ng aking katawan o kulang naman ang aking pag-aalaga? Sobra ba ako na maasikaso o kulang ako sa pag-aasikaso? Lahat ng bagay na yan. Sabi sa 1 John 4:1, dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. In other words, although the context of this verse refers to another set of ideas, what I like to extract from this is this, test every spirit. Test your spirit. My spirit of this, my spirit of that. Test, itest po natin. Kailangan mag-test tayo. At kung wala tayong makita sa ating sarili na mali, either we are perfect o tayo'y bulag. At mas madaling isipin na tayo'y bulag kesa tayo ay perfect. Kaya mabuti rin, nagtatanong-tanong tayo sa ating mga katabi, mga kaibigan, mga kakilala, sobra ba ako? Na-o-oppress ka na ba sa akin? Tapos pag sabi, oo nga, akala mo lang yan? May sobra nga tayo. Check. Check your position. And then to move away from extremes. Don't go far. Don't go too far from the center.
Kasi meron tayong center of gravity. Kung minsan tumitingin kayo sa isang sasakyan, sasabihin nyo, ayoko niyan, mukhang mabuhay, baka pag lumikot, tumamba. Kadalasan yun dahil mataas, di po ba? Kasi merong tinatawag na center of gravity. Na pag yung center of gravity ng isang bagay, nag-tilt yung isang bagay na yun at hindi na siya sinasalo ng kanyang paa, tutumba siya. Kaya, do not sway too much to the left or to the right, you might fall. Because your center of gravity might be what? Off your base. Kaya, mahalaga, move away from extremes. Huwag tayong sobrang ng lahat ng bagay. Merong nagwa-worship, sobrang tahimik. Ayaw nang gumalaw. Napagkamalan ang nakasabit na payong. Tahimik na tahimik. Napagkamalang rebulto. Di ba? Meron naman sobrang ingay na disturb na ang lahat. Kasi di ba kumisa sa worship, may ganon. Talaga namang hindi ka na maka-worship. Saksaka naman ng gulo nitong katabi ko. Yung extreme. Pero pag masaya naman yung iba, tapos siya pa rin, parang ganyan na ba to? Parang ano ba itong katabi ko? Nakaka-disturb pa rin. Move away from extremes. Even sa religion, mga kapatid, mag-ingat kayo sa sobrang extremist. Yung sobrang-sobrang-sobra naman, napagka-solemn-solemn at pagka-quiet-quiet. At meron naman, pati kortina, inaakyat, pati ang kisame, pinupuntahan, ginugulungan ang lahat, extreme din yun. Sobrang lungkot, sobrang saya. Sabi ni Solomon, the man who fears God will avoid extremes. Kaya pag nasa extreme kayo, alam niyong, teka, hindi na ito yon. Binigyan tayo ni Solomon ng hangganan. Pag nando ka sa extreme, hindi na yan ang gusto ng Diyos. Medyo mag-isip-isip na. Do not let your critical angle cause you to fall. And then what else do you do? Check your position, move away from the extremes, and balance your life. Ibalanse. Keep your mind open to opposing ideas. Hindi kumukontra yung idea sa atin, mali na yun. Kailangan open. And do not be fixated on extremist teachers and leaders. Mga kapatid, mga Kristiyano, huwag kayong lubos na humanga. Huwag kayong lubos na maging sunod-sunuran sa kapwa. Taon nyo lang. Kailangan checkin nyo lagi. Kahit 9 na taon na okay, baka sa 10 taon hindi okay. Huwag tayong malibang. Lagi nating checkin. Maka-Diyos pa ba? Tama pa ba ang ginagawa namin? Kasi maraming mga kasamaan na nagawa sa ngalan ng Diyos at sa ngalan ng relihiyon. Kaya kailangan chine-check. Do not be insulated by extremist walls. Huwag ninyong paligiran ang sarili nyo ng mga taong walang ginagawa kundi sumang-ayon lang. Mahalaga rin yung may sumasalungat paminsan-minsan. Basta yung pagsalungat naman, hindi naman magaspang. Pwede naman tayong sumalungat ng magalang pa rin eh. Hindi naman natin kailangang maging magaspang para lang sumalungat. Pero dangerous, mga kapatid, kung ang pinakikinggan nyo lang yung laging sang-ayon sa inyo. At mainit ang dugo nyo dun sa mga kuminsan ay sumasalungat. Dangerous yun. Hindi nyo lang yun maikulong kasi hindi kayo ang emperor. Pero kung kayo emperatris, pugot ulo na siguro agad yun. Nakikita nyo kung bakit yung iba sumasobra? Pare-pareho lang eh. Kaya lang ang pinakaiba, yung iba walang kapangyarihan. Natup din yung gusto nila. Pero kung meron lang din tayong kapangyarihan, dami na sigurong taong mahulog sana ito, masagasaan siya, maghirap sana siya, bla bla bla. Wala lang tayong kapangyarihan eh. Kaya napaka-importante po yun. Do not be insulated by extremist walls. Test yourself. Test your ideas. Test your beliefs against the Word of God. And then, how to avoid being an extremist? Do not be overruled by emotions. Ang emotion, God-given. Yung damdamin, bigay ng Diyos. Pero huwag kayong magpapaalipin sa inyong nadarama. Huwag tayong magpapaalipin sa ating damdamin. Sapagkat yan ang magdadala sa atin sa extreme. Tapahamak tayo niyan, yung damdamin na yan. Mabuti ng mabuti kung damdamin para sa mabuti. Pero ang mahirap sa atin pag nahulog na ang loob, kahit masama na gagawin. Kasi nahulog na ang loob. Kaya huwag ihulog ang loob. At kung nahulog, damputin yung muli ang loob na yan. Dahil mahirap na tayo po ay sunod-sunuran sa damdamin. Tayo pa naman mga Pilipino, emosyonal.
Napaka-emosyonal. Sa mga political rallies, usually emosyon. Hindi naman issue ang pinag-uusapan. Palungkutan ng buhay ang mga political leaders. Paramihan ang mga kwentong malulungkot. Kung sino ang namatayan ng asawa at nabyuda, yun ang iboboto ng bayan. Dahil nabyuda, kawawa naman. Itong nabyudo, kawawa naman. Di ba paano kung pare-pareho mga byuda na yan? Di ba? O ano na naman? Emosyon na naman. Yung ito kasi, ganyan, ganyan. Bihira sa ating politics na dinidiscuss ang issues. Kadalasan, kawawa ako, inopinya ako, pero ako ginano niya. Eh, bakit yun ang issue? Bakit yung pag-aaway ng dalawang pamilya nyo isasangkot yung buong bansa? At kadalasan sa politika, ang buong bayan, kumbaga sa laro ng chess, the people are just pawns in a big and wicked chess game of a few families in this country. And in many cases, the people are all reduced to become voters to legitimize the power of the few. Kailangan nag-iisip tayo. Hindi lang emosyon. Issues. It's very crucial. Kasi ganun din po sa ating politics, eh, di ba? Dinedemonize nila lagi ang kalaban. Para kami mabuti, siya ang masama. It's always a battle between good and evil. Pare-pareho naman mga evil. Although pare-pareho rin niya na may goodness. Pero don't tell me that one cup is totally evil and one cup is totally good. Paano nangyari yun? Pero ino-oversimplify nila ang issues at pinaglalaroan nila ang kamangmangan ng maraming mamamayan. Kaya kailangan nag-iisip tayo, lalo ang mga anak ng Diyos. Jesus is truth. The truth sets free. Extremism is a prison. Extremism is an oppressor. So avoid going through a painful reversal. Reverse yourself before God does it himself. Ano pong sabi sa Bible? A man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Ang isang taong nagtitigas-tigasan at matigas ang leeg, ibig sabihin ayaw sumunod, hinihila na, ayaw pa. Hindi po ba? Pinalilingon na, ayaw pa. Pinayoyoko na, ayaw pa. Ang isang taong nagmamatigas ay biglang wawasakin nang hindi na siya mabubuo pa kailanman. Reverse yourself before it's too late. Reform. Go for moderation. Let's bow before the Lord. In a moment of silence, let's ask God, Lord, ano po ba ang sobra sa akin? Yung nagiging Diyos-Diyosan ko na, nakaka-oppress sa akin, nakaka-oppress sa iba. Sobra ba akong nervyoso? Sobra ba akong ganito? Sobra ba akong ganyan? Malahimik po tayo sandali at ang Espiritu ng Diyos ang siyang kakausap sa atin. Espiritong banal, humihiling kami sa inyo na kami po ay inyong payagan na makita at makilala aming sarili sa sandaling ito. Ano man ang labis sa amin, nais naming ipamukha nyo sa amin ito. Nais naming patuloy na baguhin ninyo. At sa sandaling ito, kumilos nawa kayo. Bago maging huli ang lahat. At kung meron sa aming nagdadala ng mga kabigatan dahil sa pagiging extremist, dahil sa paglabis dito sa kaliwa o sa kanan, sa taas o sa baba, saan man, turuan nyo po kami, Panginoon, na magbago. Baguhin ang mga ungodly habits sa aming buhay. Habang lahat ay nakayo, nais kong idalangin ang sino mang magsasabi, Lord, salamat sa sandaling ito at ipinakita niyo sa akin kung sino ako. At nais kong ang buhay ko magkaroon ng balanse. Humihingi ako ng kapangyarihan. At kung may mga pagkukulang, pagkakamali, humihingi ako ng tawad. Simulan po ang nais ng manalangin ng ganyan at hihingi tayo ng paghipo ng Panginoon na laging magkaroon tayo ng bukas na mata, makita ang mga potential ng mga pagiging extremist. You stand where you are because the Lord is here, the Lord would like to bless. Sabi siya, Lord, narito po ako, hipuin ninyo ako, give me balance, palayain niyo ako sa pagiging extremist, sa paniniwala, sa habit, pagsasalita, sa asal ko, saan man. Narito ang Panginoon. Hindi tayo naglakbay ng malayo para lamang umuwi ng walang dala. No one who comes before the Lord with a pure heart will go home empty-handed. But we will go home full of singing and full of joy, full of a good harvest, full of God's blessings. Panginoon, sa pagtayo po ng mga anak nyo na ito, kinikilala na mayroong mga kalabisan. Salamat sa pagpapaalala nyo nito. Salamat, Panginoon, na bago pa man
Kami ay masira, mawasak ng wala nang pag-asa pa. Binigyan niyo kami ng pagkakataon sa sandaling itong maalala kung sino kami. Panginoon, salamat sa pagpapamukha niyo sa aming mga kalabisan. At kung ano man ang mga inilalapit ng bawat isa ngayon, kayo lang ang nakababatid at ang mga individual na ito. Ayon sa paghingi ng tawad ng bawat isa, ipatawad niyo nga, Panginoon. Hugasan niyo nga kaming lahat at linisin. At sa pangalan ng Panginoong Jesus, itinataboy namin ang mga espiritong dumadaya sa aming buhay, dumadaya sa aming puso, sa aming isipan, para kami lumabis sa anumang mga bagay. Sa paglabis namin, Panginoon, sa pagsobra namin, sa paggamit ng otoridad, ng kapangyarihan, patawarin niyo po kami. Sa paglabis namin, Panginoon, na pagpapahirap sa aming kapwa, pagiging sobrang makasarili, ipatawad niyo, hugasan niyo at linisin. At lahat, Panginoon, ang sa biglang tingin mukhang maganda pero kalabisan at nagiging masama ang bunga sa amin at sa aming mga kapwa, ipatawad niyo, Panginoon, at linisin. And may your Spirit, O God, descend upon this place. May you heal our hearts. At sa inyong pagpapagaling sa amin, Panginoon, na wabigyan niyo kami ang kapangyarihan na maging kasangkapan niyo rin, na pagalingin niyo mga taong maaaring nasugatan namin, mga taong aming naidamay, nasira dahil sa aming extremism. Lord, let your gentle hands touch each one. And may you give us that gentleness, that power, to be agents of healing to other people as well. Father, we praise and thank you. Dinadalangin ko sa iyo lahat ang tumatayo na ito. Tugunin mo ang mga kanilang mga panalangin, Panginoon. Hipuin ang bawat buhay at kayo ang aming maging kalakasan. Kayo ang aming maging sandigan. Kayo, Panginoon, maging balance ng aming buhay. Father, we praise and thank you that you are balanced. And we seek that balanced life through Jesus Christ our Lord. Amen.